Naging laman din ang balita noon na nagpa-rehab si Mark ng 2 beses. Pero sabi niya, kahit gumamit siya ng marijuana, hindi raw siya naging addict. I don't consider myself an addict. I was just a marijuana user. Ginagamot ko po yung sarili ko because I had bulimia for the longest time. Eating disorder, sinusuka po yung pagkain. Hanggang sa nung nakaraang taon, bigla na lang nabulabog ang lahat ng arestuhin si Mark sa Angeles, Pampanga. So, totoo ba yung sinasabi nila na may nakitang drug sa sasakyan mo? Hindi, Ate Korina. Pinlanta po sa akin yun. Hindi po akin yun. Kung may kaso man, I was visiting lang po. Visiting sa lugar. Pero hindi ko po hawak. Sinasabi nila may checkpoint. Wala po talagang checkpoint na nangyari. At nakita po ng husgado po yun. Nilabag daw ni Mark ang batas ng Dangerous Drugs Act at kinasuhan siya ng transporting and simple disobedience. Pero ang sinasabing transporting ng droga ay hindi napatunayan sa korte, kaya na-dismiss ang kaso. Sa loob ng 1 taon at 3 buwang pagkakabilanggo, naalala ni Mark ang pinaka-nakakatakot na bangungot sa loob ng kulungan. Mga panahon ni mas gusto yung pang mamatay. Kasi siguro kung may nagawa kang kasalanan, okay lang na makulong ka. Napakabigat sa akin na malagay sa rin. Ang masaklap pa, kapapanganak ng misis ni Mark na si Diana Turla sa kanilang panganay nung siya'y makulong. Hindi ko na-expect. First time kong makita siya doon, naiyak na lang ako. Yan lang. Tapos nakita ko talaga, kahit di siya magsalita, nahirapan siya. Kasi ayaw niya ipalam sa akin, ayaw niya kasi nakita ko siya nahihirapan. Ano yung pinakamahirap na part ng buhay sa loob ng kulungan? Naaalala mo yung kung kamusta ang asawa mo, ang mama mo. Kasi ikaw dapat nag-aalaga nun. Yung alam mo nahihirapan yung mga magulang mo sa labas, yung pamilya mo sa labas. Hindi ka ba nilapitan? No. Pretty boy ka eh. Wala bang kumalabit sa'yo doon. Kakatakot ha? Wala naman. Meron. Butin lang po yung warden, mababait. Nagpatubo ka ba ng bigote? Minsan nagpapatubo ako para mukhang mas nakakatakot. Para natatakot sila sa akin. Totoo, kailangan mong gawin yon ha? Opo, talagang kailangan mo din na pakita na matigas ka. Matinding torture kay Mark ang paghintay kung kailan siya makakalaya. Every day was a low moment for me. Dumating ba sa puntong nagtangka ka o nag-isip kang magpakamatay? Opo. Bakit ka umabot sa ganun? Hindi ko ma-accept yung nangyari dahil talaga sabi ko, inisente po ako. Hindi po ako dapat nandito. Naaalala mo ang dad mo? Opo. Kinakausap ko yung papa ko. Sinasabi ko pa, tulungan niyo makalabas dito. Sabihin niyo po, ay God, makalabas ako dito. So, hindi nawawala sa puso't isip mo yung tatay mo? Ay, hindi. Talagang mahal na mahal si papa. Mahal ko talaga si Rudy Fernandez. Nung sinabi sa'yo na eto na, makakalaya ka na, how was that like? Para akong himatayin. Tapos sobrang naluluha ako. Natutuwa din, tears of joy. Hindi pa rin siya tinigilan ng kontrobersya hanggang sa paglabas niya sa provincial jail. Saan naman ang galing yung chismis na may nabuntis ka daw na pulis dun sa loob? Hindi totoo yun, Ate Korina. Nagpa-picture lang sila sa akin, tapos yun, bigla sila na-chismis. Medyo nakakahiya nga po sa kanila, nakakaawa dahil ito sa fake news. How do you feel that straight out of jail, you're in demand and Viva wants you? I thank Viva a lot for offering me and also managing me. Pero the thing behind that is, when Boss Vic said to me, sabi niya, when he shook my hand, medyo naluluha pa nga siya. So na-touch ako doon, Boss Vic, parang sinabi sa akin yun. Sabi niya, Mark, hanggang pagtandaan na natin to. I'm like, wow, I'm honored. Bakit mahal na mahal ka ni Boss Vic? Siguro back in year 2000 and 2001, I had 2 hit films. In fact, yun yung pinakamalakas kong pelikula. Was Biyahing Langit and Dos Equis. Charis, bubukos mga to. Naranasan niya ang pinakamasakit na pagsubok bago niya natutunan ang lahat ng ito. Laging uunahin ng pamilya at laging dapat sentro si God. Huwag na huwag bibitiw. In regard na naman sa marijuana, huwag na lang din nila subukan kasi illegal yun sa ngayon. It's si Loveliness, your mama. Nasermonan ka ba big time? Hindi. Mas takonsensya ako dahil umiyak na umiyak. Gaano ka-importante yung naging suporta niya sa'yo? Napaka-importante, ate, dahil
kung wala yung salita niya nung araw na yon, baka hindi ko kaya. Happy birthday to you! January 18, ang 32nd birthday ni Mark Anthony Fernandez. Happy birthday to you! Oh, diba? Thanks, Rated K. Sobrang salamat. Alam niyo ba, kayo palang second na nagbigay sa akin ng regalo. Talaga? Opo. Oh, naiyak na naman si Mark. Napaka-touching. Maraming salamat, ha. Wow. So it's a big thing. Ayon. Wow. Thanks. May your wishes come true.